Kakaibang kwento ng mga misteryo. Kanto Misteryo. Sa biglang tingin, hindi mo akalain na may di pang karaniwan sa palaruan ng mga batang ito sa Gumaca, Quezon. Subalit, masdan ang pakikiusap na waring humihingi ng permiso bago sila magsimula ng paglalaro. Yun ay dahil may pangambang baka isa sa kanila ay makaistorbo sa kakaibang kapitbahay. Manghang-mangha ang lahat sa batong ito na animoy isang higanting pagong na galing pa sa matarik na bundok. Yan ay galing ito sa bundok na itinulak ng bulldozer. Ngayon, ngunit nung palibasa nga siya ay hindi magkakasher sa bunga nga ng crusher, gusto siyang paliitin, ngunit hindi siya na tibag ng dinamita. Kanya yung mga nagka-crusher dyan, binayaan na lang siya dyan. Simula nang maibaba ang bato, sinubaybayan na ng mga residente ang paglaki nito na unti-unting naghuhugis pagong. Lumipas ang maraming taon, maging ang mga bata ay nag-uuna-unahang tukuyin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng sinasabing buhay na batong pagong. Sa kabila po. Ito po yung kabilang mata. Ito po yung kabilang mata. Saan yung ilong? Ito po. Asan po yung... Subalit hindi dito nagtatapos ang kwento. Mabilis kumalat ang usap-usapang may espiritong nananahan dito. Pag uwi ko, dyan ang daan mo sa lugar na yan. Dyan ang gate noon. And naitapong ko yung aking sigarilyo. Pag uwi ko sa bahay, nakaramdam ako ng sakit ng tuhod ko. Akala ko noon rayuma lang. Pero nag ilang araw na, inumta ako ng inang gamot, hindi naman gumagaling. Wala umanong pinaliligtas ang espiritu sa bato. Maging ang mga inosenteng bata ay tinuturuan ito ng leksyon. Tulad ko po nung nagdura po ako dito. Kinaumagaan po, bigla lang po nagkasubot-subot dito. Ano ginawa mo para matanggalin siya? Pumunta po kami dalawa ni Mama sa magaling na manggagamot. At sa biro po, ang nakabati po sa akin ay yung batong korting pagong. Takot din umano ang nag-udyok kay Mang Norberto upang lisanin niya ang bahay na dating nakatirik sa tabi ng bato. Parang may masamang ano sa amin din. Parang hindi maganda yung pagtira namin. Gawa nang lalo nagkakasakit nga yung anak ko. Nag-de-issue na ako. Wala nga nung magkasakit yung anak ko. Nag-de-issue na ako na lumipat na. Hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin nila ng paliwanag kung bakit may mga pangyayaring iniuugnay sa batong ito. At upang hanapan ang kasagutan ng kanilang mga katanungan, nagsadya kami sa mga taong lubos na nag-aral sa iba't ibang uri ng bato. There's no such thing as batong buhay, as in biologically buhay. There are some rock formations na in the sense lumalaki ang size dahil nga you have to accrete, there's accretion of new materials onto it. Hinamon din ni Dr. Lestanio ang mga residenteng nakasaksi umano sa paglaki ng batong naghugis pagong. Skeptical ako doon. Ang mabuti pa, pwedeng gawin nila, sukatin nila yung bato every now and then. So week 1, week 2, week 3, week 4, and show us the data that lumalaki na yung bato, hindi. Kung dumating man daw sa puntong tumaas pa ng higit sa kasalukuyang laki nito ang bato, wala raw dapat ipagtaka. Sadyang may mga normal na gawi ang kalikasan na hindi dapat bahiran ng kahiwagaan.